Hello! Magandang araw sa ating lahat. Magandang buhay. Mostamos sa lahat po ng mga kapaparudlaw ko dyan. Sa lahat ng mga kaibigan, kumusta po sa inyo? Lalo po sa mga driver na kagaya ko. Kumusta naman po ang inyong pagmamaneho? Ang inyong performance sa kalsada? Wala bang nagagalit sa inyo? Sa tingin nyo? Dahil kinat nyo, ginikit nyo. Napakahirap guys, ulitin ko, no? Ang ikaw ay sinusumpa. Kahit na sabihin na natin, hindi mo sila kakilala, no? Mahirap kapag ang karma ay tumama, sisiguraduhin ko sa iyo, iiyak ka talaga. Kaya, ngayon may panibago tayong pag-uusapang topic na naman po na it's all about dito po sa tinatawag na, it's all about talaga, no? English yun, ha? Hindi, pedestrian crossing po, pedsing, no? Pedsing, lumalabas po yan sa mga LTO examination para sa driver's license, no? Tamang gamit ng pedsing. Marami mga motorista ang napapansin ko na hindi alam kung ano ang tamang gamit ng pedsing or pedestrian crossing. Napapansin ko na kahit na sila ay nasa pedestrian crossing na at kapag may taong tumatawid, hindi pa rin nila pinatatawid. So guys, delikado po yan. Ang ating topicin yan, kung hindi pa tayo magkaibigan, wala kayo bang gagawin? Just subscribe my channel and press the notification bell para ma-notify ka sa lahat ng mga video gagawin ko pa. And paki-like and paki-share din po sa iba upang nang sa gayon alam nila ang kanilang gagawin kung pag sila ay nasa pedestrian crossing. So, pag-uusapan natin itong pedestrian crossing na napaka-importante. Ano bang violations ang pwede mong makuha dito kapag ikaw ay nag-hit niyan? At ano ba ang pwedeng maling mangyari sa'yo kapag hindi mo tinigilan ang taong tumatabi dyan? May dalawang uri ng pedestrian crossing tayo matatagpuan sa kalsada. Ang una ay ang pedestrian crossing na walang stoplight. Ito po ay talagang tawiran ng tao. Kaya pag may sasakyan, kapag may tumatawid, dapat mong tigilan yung tao dahil ang pedestrian crossing na yun ay sila po ang may karapatan. Uulitin ko, kapag ka sila ay masagi mo dyan, makakasuhan ka ng reckless imprudence resulting for damage and homicide. Kailangan, kapag nakita ka na tumatawid dyan at hindi naman sa stoplight, ay patawirin mo po kasi delikado po kapag iyong hindi sila tinigilan. Igalang po natin ang pedestrian crossing guys. Bilang isang motorista, magkaroon po tayo ng disiplina. Marami po dyan na hindi naman talaga ginagamit ng tama ang pedestrian crossing. Hindi nila alam kung paano gamitin. Kaya yun, kahit na may tumatawid, yung tao pa ang naghihintay na tumigil. Hindi yung sasakyan. Dapat po yung sasakyan kasi may taong tumatawid. Ulitin ko, kapag ikaw ay nakasagi ng tao, mas matindi. Kaya, kailangan guys, pag nakita ka ng tumatawid, pagbigyan mo dahil nandun siya eh, sa tamang karapatan niya. Pag yan ay nasagi nyo, naabangka nyo, kayo pong may kasalanan. Bakit? Sila po ang may karapatan sa pedestrian crossing. Tao ang may karapatan sa pedestrian crossing. No? Kaya po, kapag ka nakita ka ng pedestrian crossing at may taong tumatawid, ay patawarin mo. Katulad po ng mga makikita mo sa mga video ko mamaya na talagang kumbaga ginagamit ko ang pedestrian crossing ng tama. Lalo na yung pedestrian crossing na walang stoplight. Ating panoorin kung paano ko po ginagamit ang pedestrian crossing bilang isang driver. Paano ko po iginagalang ang pedestrian crossing o kung tawagin ay isa sa mga traffic rules and regulations. Panoorin po ninyo kung paano po natin ginagalang yon. Tara, samahan nyo ako manood. Tara po. Yan. Kasi pedestrian yan eh, patawirin mo yan. Kasi ang may ano yan, karapatan yan, tao yan eh. Pag nabangga o nasagi mo yan, pag hindi mo kasi ang tinigilan, ay ikaw ang may kasalanan. Kaya pagka ganun, yan po ay dapat na tinitigilan. Basta tao, nasa pedestrian, tigilan mo. Pero pagka may stop,
apply, tingnan mo kung naka-go. Kasi baka mamaya pag tinigilan mo, inaabot ka ng pula, baka mabiting the red light ka pa. Katulad po, may tumatawid na yan. Oh. Titigilan mo po yan kasi ano yan eh, sa tao yan eh. Yung ano na yan eh, yung pedestrian. Sila po may karapatan dyan. Kailangan titigil ka talaga. Yan. Kaya pag nakita mo tumatawid na siya, patawirin mo kasi ganyan yan eh. Kasi once na masagasaan mo yan dyan, ikaw may kasalanan, hindi siya. Kasi pedestrian yan eh. Ang mga sinasabi kong yan sa inyo all about PEDSing ay lumalabas po yan sa LTO examination. So andyan po ang sagot sa mga sinabi ko kapag na-encounter mo yung ganong klaseng pedestrian crossing, ano ang dapat mong gawin, no? So I hope so guys, nakakatulong po ako sa inyo. Siya nga pala, maraming salamat nga po pala doon sa nagpa-member sa aking channel, no? Maraming salamat po sa inyo, malaking tulong po ito sa aking channel. Asahan nyo po na mas marami pa akong gagawin mga video na mga kapakipakinabang at mga informative videos na malalaman na bawat sa atin, lalo na po sa mga kumukuha po ng mga gustong kumuha ng driver's license, no? Paano silang papasa? Diyan pa naman, kapag ka ikaw ay nakatatlong take na hindi ka pumasa, matatagalan ka ulit bago makapag-take. So, sa channel ko guys, panoorin mo lang, nandiyan ang mga tips. Itong channel ko, malaki po ang maitutulong sa inyo. Ulitin ko, disclaimer lang po, hindi ako ganun kagaling, pero yan po ay isang ayon sa aking observation at nang ako ay mag-driving school. Kaya ko po, nalaman ang mga bagay na yan, kaya po ako ay medyo may alam ngayon pagdating sa patakaran sa kalsada. So, ulitin ko, katulad po ng aking mga katanungan kapag ako ay magtatapos na sa aking palabas, meron ba kayong mga nais na malaman? Meron ba patakaran na yan sa kalsada? So kung meron ka pong nais malaman, wala ka po yung gagawin, just leave your comment down below at pag-aaralan ko po yan upang ang inyong katanungan ay magkaroon ng kasagutan. So maraming salamat po. This is your Papa Red Vlog na muli pong nagpapasalamat sa inyo. Kung kayo po ay hindi ko pa kaibigan, uulitin ko, wala po kayong ibang gagawin, kundi subscribe on my channel and paki-press the notification bell at nang ma-notify ka sa lahat ng mga video ang gagawin ko pa. And press like and share it to others upang nasa gayon, malaman din po nila kung ano ang tamang gamit ng pedestrian crossing or PEDSing. Paano po? I hope so. Nakabigay naman ako ng panibagong impormasyon sa lahat ng mga driver at para po sa mga motorista na palaging nagmamadali. Ulitin ko ang aking patlaging sinasabi. Huwag po tayong palagi nagmamadali dahil baka imbis na ikaw ay mapadali sa aksidente, ikaw ay mapagawi. Ating buhay ingatan palagi. Isipin mo ang pamilya natin naghihintay sa ating pag-uwi. Ingat-ingat. God bless. This is your Papa Red Vlog. See you on my next vlog. Hasta la vista, baby. Mwah.